Schoolmates, isa ka rin ba sa nakatanggap ng mga spam text messages na nag-aalok ng kung ano-anong trabaho na tila too good to be true ang ibibigay raw na sahod? Talaga namang nakakabahala ang mga nasabing text messages, lalo na at nakasalalay dito ang privacy ng bawat mamamayan na nakakatanggap nito. Kaya naman ngayong araw, yan ang una nating pag-uusapan kasama ang Chief ng Public Assistant and Information Division ng National Privacy Commission, Ms. Roren Marie Chin. Ma'am, magandang araw po. Magandang araw din po sa inyong lahat. Okay po, Ms. Roren, kasama ko rin po ang mga kapwa kong schoolmates na si Trisha at si Irwin na magtatanong din po sa inyo ng mga ilang paglilinaw ukol po sa issue na ating tatalakayin ngayong araw. Ms. Roren, ang aming unang katanungan po para sa inyo ay kamusta po ba ang investigasyon ng NPC sa pagdami ng spam messages na nagre-recruit ng iba't ibang trabaho? So ngayon po, tuloy-tuloy ang investigasyon na ginagawa po ng National Privacy Commission regarding po dito sa mga natatanggap na mga kababayan natin na mga malicious or scam texts, no, na nambubudol sa kanila na nagpopromisa ng maraming trabaho at pera, pagkakakitaan. So nung nakaraang Miyerkules, November 24, nakipag-meeting nga po kami sa mga data protection officers ng mga bangko, ng mga telecommunication companies at mga e-commerce platform para mapag-usapan kung anong nangyayari at bakit nakakatanggap ng spam at scam texts ang ating mga kababayan. At nakita nga natin dito na mukhang isang organized group or sindikato po yung nag-e-exploit ng mga global aggregators para makapag-send ng messages na ganito. So yung aming complaints and investigation division, nagkaroon din sila ng isang simulation. So tinest nila paano ito nangyayari at nakita nga nila na merong mga fake or poster companies na nagsisend ng link doon sa unsuspecting victims na makababayan natin, no, through these agents. Okay, ma'am, base po ba sa investigasyon na sinagawa niyo po ng NPC, ano po ba yung nakikita ninyong dahilan bakit muli kayang lumalaganap yung mga gantong klase po ng modus? Mukhang nakikita po natin na ito po ay identity theft at financial theft. Kasi ang mga biktima, they are required to send increasing amount of money doon sa bangko na ninominate nung fake company na yon. So, kung ikaw po, ikiklik mo po yung link na yon, may pag-a-applyan sa'yo, tapos kung minsan nakaka-connect po siya sa isang bangko, inuutusan po kayo na magbigay ng pera. Hi, Ma'am Roren, si Trisha po ito, no? So, parang based po sa nakuha po natin na information, no, sa inyong pag-uusap ng mga telecommunication companies hinggil sa issue na ito, meron daw po bang magagawa na intervention from their end para po, kumbaga, matigil yung mga ganitong klaseng modus? Or is it only a one-way street na talagang mga users lamang po ang kailangan maging vigilant? Ano po yung mga countermeasures ba na isinasagawa ngayon ng mga involved companies na ito? Okay, sabi nga po ng mga data protection officers ng mga bangko, telcos, ay gagawin nila, paghihigpitan pa rin nila ang pag-educate din doon sa mga kababayan natin. Pero ang National Privacy Commission, pinipilit natin na ang importante, mag-implement po talaga sila ng security measure para maiwasan na makapag-send pa itong mga sindikato na to doon sa mga kababayan natin. Right. Thanks, Ma'am Roren. Siguro additional question lang po from my end, no. Isa po kasi sa mga pinaghihinalaan ng ilang mga netizens na parang source nga daw po nitong mga personal information, ika nga na, syempre, paano nga ba nila ito nakukuha? Ay yung mga numbers or kumbaga the details that they do declare in their contact tracing forms or mga health declaration forms. Mayroon po ba tayong nakalap na ebidensya na posible nga po ito based din po sa simulation na isinagawa po ng NPC? Based po sa investigasyon ng aming Complaints and Investigation Division, wala pong nakitang link na maiuugnay yung contact tracing na pinigay po natin na information doon po sa nangyayaring scam. So para po itong global syndicate talaga na ginagamit or ine-exploit yung aggregators na nagsasubscribe sa ating mga telcos. Kaya po sila nakakuha ng mga numero ng ating mga users. So maraming salamat po, ma'am. So ako po si Irwin, huling talong lamang po. So ano pong sa tingin nyo ang maipapayo nyo, no, o ang maibibigay nyo sa viewers natin sa mga nakakatanggap ng mga fake
spam messages ng mga trabaho? Anong ba dapat ba nilang gawin pag nakakatanggap po ng mga ganito? Una sa lahat, maging vigilant po tayo. Pag hindi natin kilala yung mga numero na natatanggap natin, huwag po nating pansinin. Huwag po nating papatulan dahil lang meron silang promise na malaking kita or mga pera na ibibigay po sa atin. Make sure po na kung sino lang yung kakilala nyo, yung pinagkakatiwalaan nyo lang ng mga tao, yun lang po yung mga text messages na tinatanggap po ninyo sa inyong cellphones. And kung titingnan nyo po, ang ating mga smartphones ngayong mga, meron na pong features kung saan pwede nyo pong i-on ang inyong mga spam block messages. Yun, so pag na-on nyo po yung feature na to, hindi na kayo makakatanggap ng mga spam messages. Or pwede rin po na pag nakatanggap pa rin kayo, i-delete nyo na lang or i-block yung number na po na yun. Ayun po ma'am, maraming salamat po Ms. Roren Marichin sa pagpapaunlak po sa aming paanyaya at pagbibigay linaw na rin po patungkol sa usapin na ito. Maraming salamat rin sa inyo.